Hi guys! For today's video, ay ang ating pag-uusapan ay tungkol sa avocado fruit. Kung ano-ano ba ang mga health benefits ng prutas na ito. But before we'll start, ay introduce ko muna sa inyo ang aming avocado tree. So, itong avocado ito ay this is the fourth time na siya ay mamunga. So, the first time na namunga siya ay December yon at napaka ganda ng mga bunga niyan, mga malaki. Actually, nung binili namin ito ay siguro mga 3 feet lang at ang sabi after 3 years ay mamunga na siya. Grafted kasi siya ito kaya hindi masyadong malaki ang puno. So, this is the fourth time na namunga siya. Once a year lang naman namumunga ang avocado. So, today is January. So, hindi siya katulad nung mga previous years na December nag-umpisa nag-flower. Pero this time, January siya nag-start na maglabas ng kanyang mga flowers. So, let's start now kung ano-ano ba ang mga benefits ng avocado tree. Ay, mali. Let's talk about the benefits of avocado fruit pala, hindi tree. Mali. Okay, let's start now. Maraming pag-aaral ang nagsasabing maraming health benefits ang prutas na ito. Pwes, narito ang benefits na maaring makuha sa pagkain ng avocado. Una, nag-aabsorb ng ibang nutrients. Meaning, ang avocado ay mayaman sa fat content na nakaka-absorb ng fat solubles gaya ng vitamin A, K, D, and E. Ibig sabihin, pag kumain ito, mas madaling makuha ng katawan ang vitamins sa mga food intake natin. Pangalawa, nakakabawas ng cancer risk. May mix ng antioxidant at anti-inflammatory characteristic ang avocado kaya pwede nitong i-block ang cancer cells lalo na ang mouth, skin, and prostate cancer. Nakakatulong ito na pigilan ang pagkalat ng cancer cells sa katawan. Ang pangatlong benefits ng avocado ay it lowers cholesterol. Good news! Sa mga may mataas na kolesterol, ang avocado po ay may good fats na tumutulong magpababa ng bad cholesterol. May pag-aaral pa na kaya nitong magpababa ng hanggang 22% ang bad cholesterol. Pang-apat na benefits naman ay nakatutulong sa eye health. Sabi nga may 81 microorganism of lutein ang avocado. Kung kaya, nakakatulong itong mapanatiling healthy ang ating mga mata. Lalo na ngayon na nag-pandemic ang mga bata, lagi na lang naka-cellphone, naka-laptop. So, kailangan nating protektahan ang ating mga mata. May iba pang phytonutrients na essential din sa ating mga mata. Napoproteksyonan din ito ang mga tissues sa ating mata para hindi tamaan ng eye problems gaya ng katarata at sun damage sa mata. So, another benefits din ng avocado ay, ito daw ay promotes weight loss. So, sa mga nagpapayat diyan, ito ang masarap at magandang kainin na prutas. So, sa mga gustong magpapayat, ito na rin ang isang healthy na solution. So, isama ninyo ito sa diet ninyo, itong avocado. Kasi, alam nyo guys, ito ay may mataas ang fiber content nito. Mabilis rin makabusog ang pagkain ng avocado. Kaya, talagang weight loss partner din siya. Kaya, o ano pa iniantay ninyo? Kung meron kayong space sa inyong bahay, magtanim kayo ng avocado kasi medyo may kamahalan din kasi ang prutas na ito. Pero kung hindi naman kayo mahilig magtanim, so, pwede naman kayong bumili sa palengke, sa mga groceries. Medyo may kamahalan lang. Dito sa amin yata, parang 80 pesos per kilo. Pero sa probinsya ay hinihingi lang naman ito.
So guys, after 4 months na simula nung namulaklak ang aming avocado, ay mag-harvest na kami ni Hubby. So samahan nyo kami na kami ay mag-harvest ngayon. So kaya lang this time hindi kami masyadong sa mga bunga kasi hindi ganun kakinis, parang may mga tagiyawat yung mga bunga ng avocado. Siguro gawa ng panahon at saka mga insect kasi hindi namin ito napausukan. Kasi sabi nila, dapat daw ang avocado, pinapausukan din daw yan para kung may mga lumilipad, mga flying, mga insect ay mamamatay. So, hindi ko kasi alam yun. So, kaya siguro ito ang naging, ayan o, kung makransin ninyo parang may mga itim, ayan, tapos parang mga tagiyawat. Pero anyway, okay din naman ang loob niya. Kaso lang, hindi ganun kaganda ang kanyang size, parang andiliit. So, ayan si Hubby. Kasi medyo tumangkad na rin ng kasi ang aming puno na avocado. Kaya, ayan, inakyat niya. Pero dati, pagka kami nag-harvest, hindi kami umakyat kasi mababa lang. Pero ngayon, medyo mataas na doon. Kaya, ayan, pumatong na siya sa aming bakod at nangunguha na, ayan. Ayan, no? Months lang, no? Okay, go! Abot. Akin na. Oh, yan. Oh, kasi papuntang bulok na naman yan siya. Kita, okay. Kita mo naman yan. Ayan. Yan sa ibabaw. Hindi mo, huwag na lang ka muakyat diha, uy. Kunin mo na yan. Yan. Sige, sige. Sige. Ay. Ibaba mo. Ay! Tumasik. Sali, itong dito. Ito, ito. Yan na ba? Oo nga. Ito, pa. Huwag na muna. Arin dito. Ito, dalawa na. Oo. Pana. Uy, Diyos ko, bayo. Bayo ulit na, oh. Basag. Ah. Oo. Teka lang, teka lang. Ah, dito ang ganda tignan. Hoy, mahulog ka. Ayun siya, oh. Ang kulit, no? Ang kulit ng matanda, no? Wait ha, wait ha, wait, 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 wait. Well, sana kung videohan ako eh. Wait lang. Ano ba yun? 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 Ano ba yun?
After 3 days, nahinog na ang aming avocado at ang pinakagusto ko sa aming paghahanda, pinakagusto kong style na pagkain sa avocado ay ang avocado shake. So, lalagyan ng gatas, pero grabe ako maglagay ng sugar, oh. Kasi gustong-gusto ko may matamis. Ayan, napakasarap, lalo na sa panahon ngayon na napakainit. Masarap ang avocado shake. So, ayun guys, ang story ng ating avocado. So, ngayon, kayo ba ay favorite nyo rin ba ang avocado? So, what are you waiting for? Maghanda na at bumili na kayo ng avocado para sa ating health. Ayan, tapos na ang aming shake. Makakainom na. Ang sarap. Ang yummy. So, guys, ayan. Lilipat na namin sa baso at kami ay apat po kami kakain. Ayan, nilagay na. Napakasarap. Para siyang ice cream. Pinong-pino. Okay, so guys, I hope you like this video at nakakapag-share ako or nakatulong yung mga information about the benefits of avocado fruit. So, thank you guys for watching. I hope you like this video and see you on my next vlog. Bye!